Hello, hello, and welcome sa panibagong araw upang tayo ay matuto at madagdagan ng kaalaman sa science. Ako ang inyong guro, si Teacher M. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang matter. Meron tayong dalawang learning competencies na sakop ng ating aralin para sa araw na ito. Una, describe different objects based on their characteristics like shape, weight, volume, and ease of flow. Another, classify objects and materials as solid, liquid, and gas based on some observable characteristics. Okay, so, alam mo ba kung ano ang matter? Maghanda ka kasi pasisimulan na natin at matututunan mo kung ano ang matter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, at 1. Let's start! Meron ako ditong mga bagay na bilog. Okay, lumingap-lingap ka rin sa paligid mo at hanapin mo ang mga bagay na bilog. Meron ako dito. Meron akong candies. May iba't ibang kulay, pero lahat sila ay bilog. Meron din akong vitamin tablets. Ito rin ay bilog. Meron pa dito. Meron din akong lobo. Ang lobo dito ay bilog. Meron din akong mga bato or stones. Iba-iba ang sizes niya, merong malaki o maliit, pero siya ay bilog. Meron din ako ditong sibuyas at bawang. Sila ay mga bilog na bagay. Meron din akong mga bagay na parisukat o parihaba. Meron ako ditong bar soaps. Merong table. At merong Rubik's Cubes. Itong mga ito ay parisukat o parihaba. Ngayon naman, may mga bagay na nababago ang hugis. Okay, depende ito sa kanyang lalagyan. Okay, tingnan natin ang mga halimbawa. Shampoo, conditioner, toothpaste, alcohol. Lahat ng ito ay nababago ang hugis. Depende sa kanyang lalagyan. Kapag inilagay mo ang shampoo sa isang maliit na lalagyan na pabilog, ang shampoo ay magiging, ang hugis ng shampoo ay magiging bilog. Ganun din naman ang toothpaste. Pag inilagay mo sa maliit na toothbrush, pwedeng isang pindot lang ng lalagyan at masasalin mo siya sa toothbrush ay magiging maliit na hugis siya. Pwedeng bilog, pahaba, o maliit lang. Okay, ganun din naman ang alcohol. Kapag ito ay sinalin mo sa ibang lalagyan, nagbabago ang kanyang hugis. Dito, meron akong mga sauces. Meron akong ketchup, meron akong mayonnaise, at meron akong mustard cream. At pansinin niyo na iba rin ang kanyang lalagyan. Ang ketchup at mayonnaise ay parehong inilagay sa bilog na lalagyan. Okay. At ito namang cream, mustard cream, ay inilagay sa parisukat na lalagyan. Kaya sila ay naiba ang hugis. At inilagay siya sa hotdog na mayroong tinapay. Nagkaroon siya ng zigzag-zigzag na shape o hugis. Ito naman ang mga bagay na may hangin. Lobo, bola, at marami pang iba na pwedeng magbigay ng hangin. Gaya ng electric fan, kaya pag lumabas ka sa bahay, ay may natural na hangin. Mamaya pag-uusapan natin ang mga yan. Paano sila konektado sa matter? Kanina nagbigay ka ng mga bagay na may iba't ibang hugis. Ang tawag dun ay shape. So, objects with different shapes. Itong mga bagay na ito ay may kanya-kanya ring weight o timbang. Pwedeng ito ay magaan o ito naman ay mabigat. Ang mga bagay din yan ay may volume. Okay, ang volume
Ito yung sinasabi natin na pwedeng madami o konti. So, nakakakuha siya ng espasyo, yun ang volume. Kapag madami, syempre maraming space din o espasyo ang kanya makukuha. At kapag ka naman kukunti ang mga bagay na yun, ay konti lang din ang espasyo na kanya nakukuha. Okay. Kanina, nakita natin yung mga bagay na naiiba naman ang kanyang lalagyan. Okay, naiba ang hugis, depende sa kanyang lalagyan. So, ibig sabihin, ito ay ease of flow. So, pag ipinasok niya natin siya o inilagay natin siya sa isang lalagyan, depende kung ito ay mabilis siya maisalin or matagal naman. So, kapag malabnaw na malabnaw, syempre, pag isinalit mo siya sa isang lalagyan, ito ay mabilis na nalabas na lalagyan at masasalin sa ibang lalagyan. Kapag naman malapot itong bagay na ito, kagaya ng ketchup o mayonnaise, iba medyo matagal siya bago maisalin sa panibagong lalagyan. Yun naman ang katangian na yun ay tinatawag na ease of flow. So, itong mga bagay na ito na may shape, iba't ibang weight din, volume, ease of flow, ang mga katangiang ito ay nasa matter. So, ano ba talaga ang matter? Matter is anything that occupies space and has weight or mass. So, ibig sabihin sa Tagalog, lahat ng nasa paligid natin na ating nakikita o hindi nakikita, kagaya ng hangin, ay tinatawag na matter. Ito ay may iba't ibang katangian. So, kagaya kanina, ang sabi ko, ang matter ay may different shapes, may weight, may volume, at may ease of flow. So, itong mga iba't ibang katangian na ito, kaya siya naigrupo bilang solids, liquids, at gases. Uulitin ko, matter can be grouped as solids, liquids, and gases. Ngayon, tingnan naman natin isa-isa. Ano ang mga katangian ng solids? Bakit siya naiba sa liquids? At bakit sila naiba sa gases? Una, solid. Solid has definite volume and a definite shape. The molecules are packed tightly together. Ibig sabihin, dahil siya, ang molecules niya ay dikit-dikit, kagaya nito na hindi na halos nakakagalaw. Kung ito ay isang molecule at ito ay isang molecule, kapag sila ay kikilos, sila ay magkadikit na magkadikit. Kaya hindi nababago ang hugis ng solids kahit pa ilagay ito sa iba't ibang hugis na lalagyan. Solid. Ang solid ay nahahawakan, may iba't ibang hugis, tekstura, at bigat. Ibig sabihin, ang solid ay kagaya nito. Meron akong biskuit, solid. Meron ako ditong cellphone stand, solid din. Meron ako ditong lalagyan. Okay, so solid din siya. So, meron ako ditong eyeglasses, ay solid din. Meron ako ditong ballpen, ito ay solid din. So, ayan ay mga bagay na aking nahawakan. At meron silang iba't ibang hugis. Meron pa rin sukat, parihaba, bilog. Minsan pa star pa, diba? Meron pa heart shape. So, iba-iba ang kanyang hugis. Pag sinabi naman tekstura, ang solid ay minsan makinis, kagaya ng aking damit. Makinis. Pwede rin naman itong magaspang, kagaya ng mga escoba, o kay sponge na, mayroong magaspang upang ma-assist ni mami, okay, o ni ate, o kung sino man ang naguhugas ng kaldero, pwede nila itong gamitin kasi ang tekstura ng solid na iyon na pag-assist ay magaspang. Okay, pag sinabi naman bigat, ito yung pwedeng mayroong magaan na bagay, kagaya nito, ballpen magaan. Meron din akong eyeglasses, magaan din. Pero meron namang mga bagay na mabigat, kagaya nitong itong aking laptop, medyo mabigat. Okay, so yon ang mga katangian ng solid. Magbigay tayo ng halimbawa. Samples. Vitamins na yung lalagyan niya ay solid, yung kanyang
tablet, yung mismong vitamin tablets, ay solid. Okay. Itong mga to. Okay. Meron akong carrot, potato, saka garlic, no? Sa mga vegetables na ito, mga gulay na ito, ay mga solid din. Tingnan nga natin, patunayan nga natin, kung talagang hindi nababago ang kanilang hugis, dahil sabi natin kanina, ang solids ay hindi nababago ang hugis. So, tingnan natin itong vitamin tablets. Kung nakalagay siya sa isang lalagyan na pabilog din, mataba, no? Medyo mataas din ito. Okay. Pagka inilabas yung mga tablet na yan, ay bilog pa rin, mga maliliit na bilog. Hindi na bago ang kanyang hugis. Ang mga vegetables na ito, kapag ipinasok sa ref, diba ang ref ay parisukat, no? Okay, kaya parihaba. So, depende sa shape niya. Pero, ibig sabihin, kapag itong mga vegetables o gulay na ito, yung carrot, ipinasok mo sa ref, tapos inilabas ni mami kasi lulutuin na, sasama na sa kanyang pagluto ng ulam, ganun pa rin ang shape niya. Okay, so hindi na bago ang shape niya kahit ipinasok ko siya sa ref at inilabas siya. Okay, so yun ang katamian ng solid. Bakit nga hindi na bago ang shape niya? Okay, pwede siyang matigas. Ang solid ay pwedeng malambok. Okay, pwedeng magaan. Pwedeng mabigat. Dahil ang kanyang molecules o yung bagay na nagko-compose sa kanya upang mabuo siya. Halimbawa, ito ay isang molecule ng solid, isa pang molecule ng solid, sila ay dikit na dikit. They are packed together tightly. At nakaayos siya. Kaya hindi siya nababago ang kanyang hugis. Okay. Punta tayo sa liquid. Ano naman ang liquid? Liquid has no definite shape. So, ang liquid ay walang specific o walang particular na hugis. So, hindi mo masasabing ang liquid ay laging bilog. So, bakit nagaganon? Kasi, masasabi mo lang ang hugis ng liquid kapag ito ay isinalin mo na sa lalagyan. So, kung ano ang shape ng kanyang container, yun na rin ang shape ng liquid. Halimbawa, tubig. Gusto mo siya ay maging ice cube. So, ilalagay mo siya sa mga maliliit na squares, maliliit na parisukat na lagyan. So, ibig sabihin, itong tubig, anong hugis ng tubig? Nilagay mo siya sa may lagayan ng ice cubes. So, magiging siyang mga maliliit na parisukat. Okay. Pero yung gusto mo naman yung tubig mo, iinom ka, nilagay mo sa baso, na maliit na bilog, so, yun na ang magiging hugis ng tubig. So, meaning to say, liquid has no definite shape, it takes the shape of the container. Bakit kaya nagkaganon? So, kung kanina, ang molecules ng solid, ito, kagaya nito, ay dikit na dikit at nakaayos, iba naman ang molecules ng liquid. Kung ito ang isang molecule ng liquid, narito yung isang molecule ng liquid. So, hindi siya ayos na ayos kagaya ng solid. So, kaya siya may space, nakakagalaw pa rin ang kanyang mga molecules. Okay? So, ibig sabihin, kung ano ang hugis ng lalagyan, yun din ang magiging hugis ng liquid. Tingnan natin ito. Halimbawa, meron ako dito mga fruit juices na nakalagay sa iba't ibang lalagyan. So ngayon, ano na ang shape ng orange juice? So nakalagay siya sa maliit na baso. Meron din naman siya sa medyo parihaba at malaking baso. Meron din namang orange juice na nasa bote. So, orange juice, pero iba-iba na kanya ang hugis dahil sa kanyang lalagyan. Meron naman dito strawberry juice, no? May watermelon, yung parang kulay pink or reddish. Okay, so dalawa yung lalagyan dyan. Merong nasa maliit na baso at meron naman isang parang nasa garapo na may takip. Okay, so dalawa rin yung kanyang hugis o dalawa ang kanyang shapes. Kasi depende yon sa pinaglagyan sa kanya. Meron din dito, yung parang kiwi juice, yung kulay green. So nilagay siya sa baso na maliit na pabilog, kaya ang naging hugis ng kiwi juice dyan ay pabilog. Okay? Meron pa akong halimbawa dito. So, meron ako dito dalawang lalagyan ng gatas. Yung unang lalagyan bago isalin,
ay naroon siya sa pahabang na lagyan, no, pabilog na pahaba na makitim. Okay, so ang hugis ng gatas dyan bago isalin sa panibagong lalagyan ay pabilog na pahaba. Okay, so tingnan natin kapag isinalin siya sa panibagong lalagyan. Ano ang mangyayari sa gatas na isang halimbawa ng liquid? Ayan, so ang molecules na ay gumagalaw at sumusunod sa hugis ng baso. Kaya ngayon, ang gatas na kanina ay nasa maliit at pabilog na lalagyan, ngayon naman ay nasa malaking bilog na at nandyan sa baso. Okay? So, nabago ang kanyang hugis. Depende kung saan siya inilagay. Ano naman ang gas? Ito ang pangatlo, solid, liquid, at ang panghuli ay gas. Kung mapapansin niyo, yung maliliit na bilog na yan, yun yung nagsisilbi o nagre-representa sa kanyang molecules. So kung mapapansin niyo, kanina ang solid ay dikit at nakaayos, ang liquid naman ay may kaunting space at nakakagalaw pa siya, farther apart. Pero ang gas, talagang ang bawat isang molecule ay layo-layo sa bawat isa. What is gas? Gas has no definite shape. So, kagaya ng liquid, wala rin siyang particular na hugis. It takes the shape of the container. So, kagaya kanina, may example tayo, diba? Yung lobo. So, yung lobo na mayroong air sa loob. So, ang naging shape niya ay bilog. Pero mayroon din namang mga balloons na pa-heart. Mga party balloons. Mayroon din naman na pa-star. So, ibig sabihin, ang gas din ay nakadepende ang shape o ang hugis kung saan siya ilalagay. Kagaya nga ng sinabi ko yung sa balloon. So, gas has no definite shape. It only takes the shape of the container. Ang pagkakaiba niya lang sa liquid, ang molecules nito ay sobrang layo-layo, nakaspread out, and they can move freely. Okay? Ang hangin ay isang halimbawa ng gas. Okay. Meron pa ako ditong halimbawa. Smoke. So kung mapapansin mo ang smoke dyan, pag lumabas siya dun sa chimenea, kung saan-saan siya napupunta. So yung molecule niya pwede pataas, may pumunta sa kanan, may pumunta dito sa kaliwa. Kaya niya kahit saan siya makapunta. Kasi nga, ito ay halimbawa ng gas. The molecules are spread out completely and they can freely move. So, it's quiz time. Sana naintindihan nyo kung ano ang solid, liquid, at gas. Okay. Subukan natin kung kaya nyo. Meron ako ditong mga halimbawa ng solid, halimbawa ng liquid, at halimbawa ng gas. Kung sa palagay mo, ang ipinakita kong halimbawa ay solid, isulat mo ang S sa iyong papel. Kung ito naman ay halimbawa ng liquid, isulat mo ang letter L. Kung ito naman ay halimbawa ng gas, isulat mo ang letter G. Try. Okay. 1. Alcohol. Okay. Correct. This is liquid. Another, face mask. Tama. Ang face mask ay solid. Sunod, oxygen. Okay. Ang oxygen ay halimbawa ng gas. Meron pa ako dito mga halimbawa. Lobo o balloon. Okay. Yung air na nasa loob niya at saka yung nilagay na helium. Okay. Ang helium ay isang uri ng gas. Okay. Ang helium ay isang uri ng gas na inilalagay sa balloon para ito ay makalipad. Okay, tumaas. Okay, lipad sa taas. Okay, bakit po kaya teacher M, ang lobo ay nakakalipad na ganun? Eh, samantalang gas din po yung hangin. So, dahil ang helium, mga anak,
ay mas magaan siyang gas compared dyan sa air na isa ring gas. Kaya siya ay nakakalutang. Okay? Or kahit saan siya makapunta, tangayin siya ng hangin, ganyan. Okay, so the air or the helium is an example of gas. Lotion. So, ang lotion na sa bottle kanina, tapos isinalin sa kanyang palad. Okay. Ang lotion, tama! Ang lotion ay isang liquid. Okay, so kung mapapansin nyo, kanina, may liquid na, mabilis siya mailabas sa kanyang lalagyan, pero itong lotion ay sample ng liquid na ang ease of flow niya ay matagal kasi medyo malapot yung lotion. Ito naman, fruit juices and shakes. Banga, kung sila ay halimbawa ng liquid. Ito naman, yung usok galing sa pagputok ng isang bulkan. Ito ay gas. Sunod, gatas na nasa iba't ibang lalagyan. Meron sa baso, meron sa pitcher, at meron po sa isang pitcher pa ulit na pahaba. Tama. So, ang gatas ay isang liquid. Ito naman, kape na nilalagay ng gatas. Tapos meron tea. Sila ay mga halimbawa na liquid. Ang galing mo. Okay. Ito naman, oil o mantika. Okay, medyo malamnaw to kaya mabilis din kagaya ng gatas ang pagsasalin sa ibang lalagyan. Okay, so ang oil o mantika ay halimbawa din ng liquid. Ito, ang sabon na ginagamit, bar soap, ano kaya siya? Tama, isa siyang solid. Eh yung tubig na ginagamit sa paghugas ng kanyang kamay. Okay, ang tubig ay halimbawa na liquid. Okay. Sunod. O ito, sabi na natin ito kanina. Smoke. Solid ba ito? Liquid ba ito? Or gas? Ang galing mo! Tama! Ang smoke ay halimbawa ng gas. O ito, ang mga pagkain ito ay halimbawa ng solid. Pero ang tatanong ko dito, yung ketchup para makompleto yung masarap na french fries at burger nuggets. Ano kaya ang ketchup? Solid ba yan? Liquid ba yan? Or gas? Ang sarap naman yan. Tama, ang ketchup ay halimbawa ng liquid. Paano naman ang bola? Solid ba yan? Liquid ba yan? Or gas? Ang bola ay halimbawa na solid. Napakahusay mo. Eto, isa pa. Ayan, isinasalin sa pabulaklak na tasa. Nilipat ng panibagong lalagyan. At nagkaroon ng panibagong tubig. Tama, isa siya liquid. O ito. Nakakalipad ang mga lobong to. Magaan sila, meron silang helium. Ano kaya ang helium? Kaya naman yung sa labas niya, may air din, no? Ang air, o kaya ang helium, ano kaya sila? Solid, liquid, or gas? Tumpak! Yan ay halimbawa ng gas. Meron pa ako dito. Paano kaya nakakalipad ang kite na to o saranggo lang ito? Dahil sa hangin. Ang hangin ay halimbawa na solid ba, liquid ba, or gas? Tama! Ang hangin ay halimbawa ng gas. Okay.
kanina, yung mga candies natin, nabilog-bilog, tsaka yung vitamins, ito rin ang mga halimbawa na solid. Galing! O, paano naman tong lobo? Yung helium na nandun sa lobo. Tama, gas. Ito naman, may iba't ibang sizes, no? May malaki at maliit. Ang mga bato kaya, solid kaya yan, liquid, o gas? Tama, ang mga bato ay halimbawa ng solid. Eto kanina, yung sibuyas at bawang. Parehong bilog, at pareho rin silang solid. Ito naman, lahat naman yan, makayayan. So kapag hindi nababago ang kanilang hugis, okay, sila ay solid. Kung sila naman ay inilagay sa panibagong lalagyan at nabago, yun ay liquid. Kapag sila naman ay ganun din, kagaya ng solid liquid, may isa pa tayo, yung gas, no? Ano kaya yung mga yan? Yung bar soap, yung table, at yung Rubik cubes. Ano kaya sila? Sila kaya ay mga halimbawa na ang galing. Sila ay mga solids. Ano naman? Conditioner, shampoo, toothpaste, alcohol. Lahat ng yan ay mga halimbawa na magaling. Lahat yan ay liquids. Okay. Ito naman, mga sauces. May ketchup, mayonnaise, at may mustard cream. Tama, liquids din yan. Mga malalapot na liquids. Okay. Ito naman. Yan, ang smoke at ang air at ang helium ay mga halimbawa ng gases. Okay? So ngayon, may mga dapat tayong tandaan bago tayo magtapos sa ating aralin. Okay, remember, everything we see around us is matter. Lahat ng nakikita mo o kahit di mo nakikita kagaya ng hangin, sabi ko kanina, ay tinatawag na matter. Another thing that you should remember, matter is made up of molecules. So, ang molecules niya, kapag solid ay nakaayos at dikit-dikit, walang spasyo. Kapag liquids naman ay hindi ayos-ayos pero may mga maliit na spasyo. Kapag gas naman, bawat molecule ay magkakalayo. Next, remember also, matter can be grouped into solid, liquid, and gas. Pinag-usapan din natin na itong solid, liquid, at gas ay may kanya-kanyang katangian or characteristics. So the characteristics of matter are shape, meron silang weight, may volume, at may ease of flow. So may hugis, may bigat, okay, at may volume kung kinukuha niya ang space, kung madami o konti, at yung ease of flow depende sa pagdaloy kung ito ay mabilis na pagdaloy o mabagal na pagdaloy. And lastly, remember, solid has definite shape. Molecules are packed together. Kagaya ng notebooks at mga school supplies na nakikita ninyo, kahit ipasok nyo pa yung sabag nyo at ilabas nyo yung mga gunting, lahat ng yan, crayola, kapag inilabas nyo, ay pareho pa rin ang kanyang shape. Kasi lahat ng yan ay example of solid. Solid has definite shape. Molecules are packed together. Ano naman ang liquid? Nag-usapan natin. Liquid has no definite shape. Walang sarili o particular na hugis. It takes the shape of the container. Ang molecules niya are farther apart. Mayroong mga space na maliit. Okay. Halimbawa kanina at ating mga fruit juices. So, mayroon iba't iba siyang lalagyan, kaya ang naging shape ng liquid na to ay iba-iba rin ang hugis. And lastly, sa solid liquid, meron tayong gas. Gas has no definite shape.
Wala rin siyang particular na hugis. It takes the shape of the container. Kung saan mo siya inilagay, yung gas na yun, yun ang kanyang hugis. Molecules move freely at magkakalayo. Naka-spread out ang kanyang molecules. Narito ang mga halimbawa ng gases. Air, helium, ozone, water vapor, carbon dioxide, oxygen, at marami pang iba. Okay? So, thank you at sana may natutunan tayo. Thank you and God bless. And wait for another video kasi meron pa tayong pag-uusapan tungkol sa matter. Yung pinag-usapan natin ngayon is just an introduction of matter. Meron pang iba. Ang susunod na video natin at pag-uusapan natin at matututunan kung ano ba ang magiging epekto ng temperatura or temperature dito sa solid, sa liquid at sa gas. Okay. Thank you. God bless. See you.